Umarangkada na ang COVID-19 vaccination survey sa bayan ng Bacolod, Pampanga. Huling linggo pa ng Enero, sumailalim sa orientation ang 21 barangay secretaries at mga health personnel ng Bacolod para sa gagawing survey at master listing. Dito tutukuyin kung sino-sino ang mga nais makatanggap ng bakuna at kung sino ang mapabibilang sa priority list. Pero nitong March 3, may idinagdag ang Department of Health sa COVID-19 survey form na pinagmula ng pagkalito sa mga sekretarya ng barangay. Sa bagong form, kinakailangan kasing tukuyin kung anong sektor na bibilang ang mga residente. Kaya naman ang barangay secretary ng Duwat na si Irene Manalili, kahit tapos na sa survey, kinakailangan muling balikan ang kanyang mga kabarangay para sa karagdagang detalye. Kahit na 100 residente lamang umano ang kanyang babalikan, doble trabaho pa rin ito para sa kanya. Actually po yung kong master list, okay na po yun. Kaya lang, merong aayusin lang po dun sa binigay na template sa amin. Sana po ayusin po nila kasi unang-una, hindi lang po yun yung trabaho namin. Agad namang naayos ang gusot dahil inatasan ng LGU ang mga health chief ng bawat barangay para sa mabilis na profiling ng bawat vaccine. All secretaries pinatawag po natin at saka yung mga chairman ng health sa bawat barangay. Kasi yung mga barangay captain nakausap na po natin. So nayaw na preparing for the final list to be submitted to DOH para makisama sa mga priorities kung sino may i-inject at mababaksin sa ating mga kababayan. Ayon sa initial survey ng lokal na pamahalaan, higit 50% ng 5,000 senior citizens sa Bacolod ay tumangging magpabakuna kontra COVID. Kaligtasan ng bakuna ang pangunahing rason kung bakit tila ilag ang mga nakatatanda sa pagtanggap ng anumang COVID vaccines. We are asking them directly. Talagang ayaw nila. Kung magtaas pa ng kamay, nakaganon lang. Ayaw pang ipakita. Lampas ka lahat po ba? No, yeah, more than a half ayaw nila. Nire-respeto naman ng local IATF ang desisyon ng bawat mamamayan kung nanaisin itong tumanggap ng bakuna. Pero kanilang paglilinaw, ito ang pinakamabisang sagot upang maiwasan ang pagdami ng kaso ng COVID-19. Naghihintay pa rin ang petsa ang Bacolod IATF para sa pagdating ng bakunang manggagaling sa provincial at national government. 20 million pesos din ang kanilang budget para sa procurement ng vaccine sa oras na kulangin. Base sa latest COVID bulletin ng Bacolod, 155 na ang naitalang confirmed cases sa bayan. 7 ang active, 141 ang recovered, at 7 ang namatay. Rainiel Pawid, CLTV News.